guys, so welcome back to my channel. So ito na naman tayo, pawis na naman. So for today's vlog, papakita ko sa inyo yung mga tanim naming carrots. So papakita ko na sa inyo habang buhay pa siya kasi hindi ko alam kung mga ilang araw pang aabutin nun, baka mamatay na. So papakita ko sa inyo yon. At the same time, bibigyan ko rin kayo ng update sa mga indoor plants kasi may mga binili akong paso. So lilipat na natin siya. Let's go! So kanina lumabas kami ng grocery, at the same time bumili na rin ako ng paso. Black sana yung gusto ko kaso wala. So nabili ko to ng 69 pesos, dalawa siya. So ito, lalagay ko yung tea plant. Kasi kung nakita nyo sa previous vlog ko, may nagluluto. So kung napansin nyo sa previous vlog ko, may nagigisa. Previous vlog ko, masyadong maliit yung paso ng tea plant. So, ito yung gagamitin ko. And ito, siguro, yung mga snake plant ko doon sa ilalim ng hagdan, pagsasama-samahin ko. Ito yung mga tanim naming carrots. So, bakit namin? Kasi meron ako talaga ditong tanim na iilan lang. Pero yung kapitbahay ko, mas marami siyang tanim na carrots. Binigay niya sa akin or pinatanim niya dito. So, ang ginawa ko na lang, nilawakan ko na lang yung pinagtaniman. Ito, nilipat namin to bago magbagyo. Kaso nagkaroon ng bagyo. Kaya yung iba dumapa. Pero feeling ko naman mabubuhay itong mga ito. Kasi may mga usbang. Pakita natin. Pakita mo. Ayan, gaya niyan. May mga usbong, bagong usbong. So, sigurado naman. Well, sana mabuhay sila. Ayan, no? May mga usbong. So, kung di ako nagkakamali, mga 3 to 4 months pwede na siya. Kasi ito, tinanim namin, yung sa akin, tinanim namin siguro mga 3 months ago. So mga isang buwan pa siguro pwede nang anihan. Kasi nung tinransfer namin to, meron ng iilan. So kapag namunga to, kapag anihan, ipapakita ko rin sa inyo. Isa lang siguradin to, uulan ng carrot cake at saka chop suey. Ang gagawin ko ngayon, tulungan mo akong labas to, tea plant. Sabi kasi nila, yung tea plant daw dapat full sun. So, yun. So, pwedeng patulong. Pwedeng, ano, mamaya na magpa-cute. Patulong. Ayan yung mga inuutusan ko. Busy kaka-TikTok. Inuutusan ko maglabas ng halaman, nagti-TikTok. Ayan. Dandahan. Huwag naman dyan sa pinto, dun lagay nyo dyan sa sulok. So ngayon, ang gagawin naman natin, habang hindi mainit at habang hindi umuulan, nilipat ko na tong tea plant sa paso. Aalisin ko na to kasi wala na, patay na to eh. Sayang, maganda pa naman to. Lagay muna natin doon. Lang natin. Ayan. So, hindi ko alam kung ano itong halaman na to. Bigay lang din sa akin ng tatay ko. Napatay ko rin. Kasi pinasok ko sa loob ng bahay. So, feeling ko hindi dapat siya pinapasok sa loob ng bahay. So, ito naman yung mga snake plant ang ilalagay natin. Kasi tinan mo, namamatay-matay na sila. So, ito. Kunin na natin. Buwasan lang natin kasi pam. O yung galing dun sa loob din ng bahay, sasamahin ko lang para medyo maganda siyang tingnan. Tatabihin ko lang siyang ganyan.
Alright, so makalipas ang ilang araw na iniwan ko sa loob ng bahay yung mga halaman. So ipapasok ko na siya ngayon. Yung iba, talagang namatay na hindi na kinaya. Yung ibang snake plant, pinagsama-sama ko na lang siya. So let's go. So ito na yung mga halaman. Iniwan lang namin dito sa gilid. E itong tea plant, hindi ko alam pa kung mabubuhay pa to or kung ano na mangyayari dyan. Pero ganyan na siya. Ito yung snake plant naman. Yung malilit sa ilalim ng hagdan. So pinagsama-sama ko na siya. And ito, snake plant din yata ito. Hindi ko alam kung ano tawag dyan. Kaso ito, namatay na talaga siya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko dito. Lalo siya namatay nung iniiwan ko sa labas. So yun, papasok na natin yan. Guys, meron ba kayong alam na pwedeng ano? Yung parang pampahid sa mga dahon para kumintab o parang luminis siya. Hindi ko alam kung pwede mong basahan lang sa tubig or kung meron parang solution na nabibili. Comment down below. Ito, gagamitin ko pa rin itong mga itlugan ng manok para lalagyanan ng mga paso o dun sa halaman. Kesa bumili ako ng yung mga ratan kasi medyo mahal. So ito kasi 50 pesos lang. 40 to 50 pesos. So mas mura siya. Ayan, buti na lang. Meron akong nakakatuwang. Hindi, yung puti dito yan. Sa tea plant. Ayan. Tapos yung dalawa yan, doon sa ilalim ng hagdan. So for the meantime, yan muna lalagay ko sa hagdan kasi wala pa kami maisip. Ayan, so pansamantala, dito muna namin lalagay sa ilalim ng hagdan. Comment down below kung anong pwedeng gawin dito sa ilalim ng hagdan namin. Kasi hindi ko alam kung shoe cabinet or parang pocket garden na lang yung gagawin ko. Yun. Thank you. So pansamantala, ganyan na muna. Ayan. Ipot mo muna dun yung sa may harap ng salamin. Hindi, kasama yung ano. Yan, kasama lahat. Tingnan natin kung mamamatay siya o mabubuhay kasi masyadong malago. Di sa harap ng salamin. Ayusin mo naman. Nyek? Yung tea plant ilagay mo dyan. Yan. Tapos move mo na lang. Yun. Thank you. Kaway ka naman dyan. Single po yan, single. Ito yung binigay ng kapitbahay namin. Para siyang snake plant pero pahaba-haba. Although may mga damage na siya, pero pa rin, halaman pa rin to. Matigas siya eh, kumpara dito. So. Thank you so much sa panonood at pagsubaybay ng vlog na ito. Kung na-enjoy mo, comment down below. Shout out sa mga langaw. Comment down below kung ano pa mga suggestions or mga gusto nyong susunod nating i-vlog. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, do not forget to click the subscribe button dito yata o dito at click the notification bell para updated kayo sa bawat upload ko. Maraming salamat. Ingat tayong lahat. God bless.